Good morning, and ayan, today is Saturday, and ayan, day off ko po, pero I need to do something first before I have to go out. So this is my weekly routine, every day off ko po, ganito po ang start of the day ko. So samahan niyo ako, guys, and this is my Saturday routine before I go out and have my day off. So, eto, mag-aayos muna na tayo ng bed bago bumaba kasi yan, nasa taas po yung bed ko. And, yun, ayusin natin bago na tayo bumaba. So, yan, natapos na tayo sa pag-aayos, ayan, pagpag ng konti, and then there you go, baba na tayo and get ready for going to the bathroom. So ayan ang bed ko, ayan ang kwarto ko, ayan parang bodega. So ayan, kunin natin yung damit natin for today and let's go to the washroom na. Ayan, yan, hinahinay ko pang binuksan yung aking door dito sa kwarto ko, guys. So, andito na tayo, guys, sa washroom where dito kami lahat halos nagbrush ng mga bata. And dito lang din ako naliligo. Pero yung mga bata, doon sila naliligo doon sa kwarto nila amo ko. So, kasi may bathtub doon and doon sila naglalaro. And today, guys, ayan, this is my routine. Ayan, brush teeth muna tayo bago tayo pumasok sa shower room para maligo. So, yan. So, yan, guys, natapos din po akong maligo dyan and kasalukuyang inaalis or inaalis yung excess water sa hair ko kasi gumamit ako ng conditioner. And sa mga kaibigan ko po na hindi pa nakakalam or mga followers ko, I'm a member of the Church of Christ po, Iglesia ni Cristo. And I'm an officer, deaconess, and finance officer po sa church namin. Yan po yung uniform namin. So, after ko po maligo, ayan, punta naman tayo sa kusina. Tingnan niya natin yung mga i-prepare ko na pagkain ng mga alaga ko bago ako umalis ng bahay. And, ayan, kinuha ko po yung milk nila, fresh milk, and some quail eggs, at saka yung i-steam ko pa na manto. Yan yung steam bun para sa kanila. And there you go, ihahanda ko po yung cups nila where I'm going to use it for to steam. Yan, ihahanda ko po yung milk nila for steaming. And yan, ilalagay ko po doon sa steaming. Ayan, yan, ganyan po lagi yung aking ginagawa every day. Yan, everyday routine po yan. Lagi-lagi po yan. So, mag-steam ako ng kanilang pagkain. And, yan, inilagay ko na rin yung quail egg sa palayok for steaming. And another steam bun na para din sa akin, yung isa dyan. Yan, so, yan. So, ayan, takpan na natin. And, ayan, nag-boil na din kasi yung tubig niya. So, ayan, hininaan ko na rin yung apoy. And while waiting, yan, magtitimpla naman ako ng kape ko while waiting for food to be steamed. So, and yan. Yan yung kape ko, 3-in-1. Laging 3-in-1. But, sometimes I'm adding more milk po para dyan.
So yan guys, na-steam na yung or okay na yung mga in-steam ko na pagkain ng mga alaga ko. Now I'm going to prepare them on the table already po. Yan, ganyan po lagi yung aking ginagawa para sa kanila every day. And even if it's my also day off, I need to take care of them and wait for grandma to come home. Come from her house at Kennedy Town before I go out. So, eto na nga guys yung kanilang pagkain na aking iprinepara para sa kanila for today. At ngayon naman, puntahan na natin yung bunsong alaga ko sa kwarto niya. Yan, silipin natin. Ayun! Yan siya! Sabi niya, good morning, auntie! Yun yung kanyang bungad every time na i-open ko na. Kasi dinig na niya yung aking footstep going to her room. Alam na niya kung anong gagawin namin. So, yan. Papalitan ko na siya. Papalitan ko na siya dyan and getting ready na rin para sa kanyang breakfast. So, ganyan lagi yung routine naming dalawa every day. So, yan. Ganyan lagi yung bungad niya sa akin every time na I'm going to open her door of her room. So, yan. Ganyan lagi yung routine namin. So, yan. Palitan ko siya ng kanyang pambahay kasi later on after that bibihis din yung mga yan, lalabas, pupunta din daw ng library para magbasa ulit kasi ewan ko lang kung ano yung gagawin nila after that, pero may mga ibang klase pa kasi na dadaluhan yung aking isang alaga na ano mamaya. So right after namin magbihis, after ko siya bihisan, ayan, dumiretso siya sa table kung nasaan yung breakfast niya. And yan, open naman natin yung door ng aking isang alaga, si Panganay. So ayan, di pa siya gising. Ako lang ang gumising kasi kailangan ko pa talaga silang ayusin yung buhok niya bago ako umalis. So there, while waiting for Alisa to finish fixing her bed, changing her clothes, after waking up. That's her everyday routine also. I taught her. So, there you go. Bunso's hair. Ayan. Ganyan po lagi while waiting kami. Sabi ko sa kanya, hintayin mo muna si ate mo para sabay-sabay na tayo kumain. So, while waiting for that, I need to fix her hair. And then, there, she's also in a mood today. So, yun. Diyan, nakikipagkulitan siya. Ayan, sabi niya, am I going to dip it into my milk? Sabi niya ganyan. Pero sabi ko, pwede. Pero mamaya bigyan ko kayo ni ate mo ng jam. Kasi may jam dyan na binili si Lola. So, yan. Salita siya ng salita. Tapos sabi niya sa akin, bakit kailangan pa na may video tayo? Sabi niya ganyan. Pero sabi ko, just for fun, sabi ko naman sa kanya. So, ayan, dumating na si Alisa. Dumating na siya galing sa kwarto niya na nag-ayos. Ayan, nagalit ako kasi may ginawa siya na may ginawa siyang sabi ko, wag mo na naman gagawin kasi ang aga-aga nang aasar ka na naman dyan sa isa, sabi kong ganyan. Kasi lagi yan, pagka ganyan na magsasabay yan sila, ang dami nilang pinag-uusapan na wala namang kwenta. Tapos mamaya mag-away-away na. Kaya ba, pinapagalitan ko talaga sila. And there, while ano na naman, siya naman ang isinunod ko na ayusin ang buhok. Ayan, ganyan lagi, lalo na kasi mahilig sila sa rush. Eh sabi ko ayaw ko ng rush lagi. Kasi pagka rush, natataranta ako eh. Tapos mamaya may makakalimutan sila tapos sasabihin kasalanan ko, ganyan. Ayaw ko yung ganun na isisisi sa akin yung pag sinabi ko kasi na dapat maaga kayo kasi lalabas din ako, may kailangan din akong gawin. So ayan, tinuturo-turo ni
ng alaga kong bunso yung camera. Kasi sabi niya, bakit tayo nag-video na ang aga? Sabi ko, okay lang yan para may remembrance si auntie pag-uwi. Tapos pagkarinig niya ng pag-uwi, sabi niya, no, you need to stay, sabi na naman nung bunso. Tapos naman tong isa, sabi niya, yes, you need to stay, we need you, sabi niya ganyan. Pero sabi ko, nag-usap-usap kami dyan na, sabi ko, kailangan din ako nila kuya at ate. Kasi, tsaka malalaki na kayo, kaya nyo na sarili nyo. Tinuruan ko na nga kayo ng mga dapat nyong gawin, diba? Sabi kong ganyan. Eh, sabi pa din itong isa, sabi niya, hindi, kailangan mong magstay kasi kailangan ka namin. And you are my best friend, right? Sabi niyang isang alaga ko. Pero sabi ko, even if we're friends or anything else, sabi ko, kailangan din ako, may sarili din akong pamilya, may sarili din akong mga anak. Sabi kong ganyan sa kanila. Pero itong isa, talagang ayaw niya akong pakawalan. Pero sabi ko naman, it's okay. Sabi kong ganyan, kaya niyo na sarili niyo at, ayan, maaalala nyo din kung ano yung mga tinuro ko sa inyo pag wala na ako. So yan, kinuha ko yung mga vitamins nila kasi everyday yan, every morning may vitamin C sila. So yan yung Redoxon for Kids na binili ni Amo para sa kanila. Yan, iba lang yung vitamins nila every night before bedtime. So every night may liquid vitamins sila, multivitamins, and iba lang yung gummy bear na vitamins din nila. So ayan, pagkatapos ko silang ayusan ng buhok, yan, sumabay na din ako para magkape. And yun, gusto sana ng alaga kong maliit ulit kunin yung pagkain ko, pero sabi ko, it's already enough for you. Sabi ko ganyan kasi halos magkaparehas na nga sila ng amount ng pagkain ng ate niya dyan eh. Lagi. So while waiting for them to finish their breakfast, iniwan ko muna yung pagkain ko doon. So yan, ako muna naman yung nag-ayos ng buhok ko. Ako naman yung nag-ayos ng buhok ko kahit basa pa. Ganyan po lagi yung ginagawa ko every time na day off ko or pupunta ako ng church kasi wala na akong time pagdating ko doon kasi kailangan ko pang magpalit ng another uniform ko po for deaconess bago, ayan, kasi wala na talaga, hindi na sapat yung oras ko kasi pagdating ko doon is almost time for the unang panata, first devotional prayer for the officers that are going to fulfill their duty. Kaya lagi po akong doon dumadalo kasi wala nang iba na mas nauuna pa sa amin. So yan, kailangan ko ng ayusin yung buhok ko dito pa lang sa bahay para pagdating ko doon sa church ay wala na akong ibang gagawin kundi dire-diretso na magpalit ng damit, another uniform para sa pagtupad, and then dire-diretso na yan, tupad, pagsamba, and then another duty po to fulfill after that. Yan. Ganyan po lagi yung routine ko every Saturday. Yan. Ayos ng buhok, diretso na yan para wala nang ibang aalalahanin pagdating po doon sa pag-aayos ng buhok. Kasi medyo, diba, sa ating mga babae, especially if we have a long hair, kailangan talagang ayusan or ayusin every time na bago lumabas na, or hindi kasi pwede na hindi namin itali yung buhok namin. Mas maganda po kasi tingnan yung nakatali when it comes to sa pagtupad po sa deaconess. And yan, nung natapos ko ng ayusin yung buhok ko, sakto namang natapos din sa pagkain nitong bunsong alaga ko, and she came to me she came inside the washroom para magbrush na ng kanyang ipin. So yan, while I'm going to have my own routine, yan, nag-aasa siya, anong ginagawa mo dyan sa lips mo, bakit nilalagyan mo ng color, sabi niya ganyan. Sabi ko, I need it when I'm going out, sabi ko ganyan, kahit
pa naka-face mask lang ako. Pero I need na lagyan ng kahit konting color ito yung bibig ko. Minsan nakakalimutan ko pero mostly naman po naglalagay po ako niyan. Wala po akong ibang gamit sa mukha ko kundi sabon lang, ganyan. Sometimes gumagamit din naman ako ng powder pero most of the time kapag lumalabas talaga ako, hindi na ako nag-aayos ng ano ng mukha. Ayan, hanggang lipstick lang ako, guys. Yan. Lipstick lang ang katapat ko. Yan. And yan, tinapos naming i-brush yung kanyang teeth. And yun, siya na yung nagtakip ng kanyang toothpaste. Yan, siya na yung, alam na din niya kasi mag-gargle. Matagal ko na siyang tinuruan about that. And yan, after this, so, nung natapos naming i-brush yung teeth ni Bunso, ayan, pumunta ulit naman ako sa kusina. Sa kusina para hugasan yung kanilang pinagkainan. Kasi si panganay, ayun, natapos na din siyang kumain. And sabi ko, dumiretso ka na din doon sa banyo para mag-toothbrush. Ayan, kasi lagi, dati, nauuna niyang, pagkagising niya, nag-ayos ng bed niya. Ayun, dumidiretso siya sa banyo para mag-toothbrush. Pero sabi ko, it's okay din na right after mo na lang din mag-breakfast, uminom ng tubig and mag-breakfast, saka ka mag-brush ng teeth mo, sabi kong kanya sa kanya. So, yun na din yung naging routine niya nung sinabihan ko siyang ganon. Yun na yung ginagawa niya every morning. And sometimes talagang hindi ko talaga sila pinagsasabay na mag-brush ng kanilang teeth doon sa banyo kasi nag-aaway lagi yan. Sabi ko, mag-take turn na lang kayo kung ayaw nyong magsabay kesa naman lagi kayong nag-aaway dyan sa banyo. So after ko naman maghugas ng kanilang pinagkainan, isinunod ko naman kunin yung aking cardigan na at napili ko po itong red cardigan na naman ako pa sa isang ate ko sa Shenzhen nung nandun po ako. So yan, tinignan ko pa kung bagay. So yan naman dati, bagay na bagay, di ba? So bagay naman, di po ba? And yan guys, yan lang po tayo for today. Yan, pinuntahan ko yung aking mga alaga sa kwarto ni panganay. And yan, there they are while waiting for grandma. So yan, that's all for today guys. Thank you for watching.